Arestado ang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group sa Leyte. Sa Iligan City naman, kinumpiska ng mga otoridad ang 100 milyong pisong halaga na mga pekeng sigarilyo mula sa dalawang bahay. Yan ang Ronda Probinsya ni Mav Gonzalez. Dalang mission order mula sa Bureau of Internal Revenue, sinalakay ng mga otoridad ang dalawang bahay sa Barangay Palaw, Iligan City. Ito'y matapos makatanggap ng report ang mga otoridad na nagsisilbing warehouse ang mga bahay ng mga peking sigarilyo. Pagmamay-ari daw ng isang negosyanteng Chinese ang mga bahay. Sa pagsalakay ng mga otoridad sa unang bahay, nakuha ang 100 kahon ng iba't ibang klase ng sigarilyo na may halagang 25 million pesos. May 300 kahon ng sigarilyo namang may halagang 75 million pesos ang nakuha sa ikalawang bahay. Ayon sa may-ari ng bahay na tumangging humarap sa kamera, hindi niya alam na may mga peking sigarilyo sa loob ng mga bahay dahil spare parts daw ang kanilang ibinibenta. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na reklamo. Sa Baybay City, Leyte, pinusasa ng mga otoridad ang hinihinalang Gun for Hire Group member na si Reynald Paniel amit sa isang checkpoint. Nahuli si Amit na nakabonet imbes na helmet at nakunan din siya ng revolver at isang bala. Ako sir, hindi po ako masamang tao. Nahaharap si Amit sa reklamong paglabag sa election gun ban. Sa General Trias, Cavite, timbog sa bypass operation sa Barangay Pasong Kawayan 2 sina Verbon Talban, Yulohio Nio Venzon Jr. at Edward Papa. Nakuha sa mga sospek ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu. Walang pahayag ang mga sospek. Mav Gonzalez, GMA News.